Labintatlong bahay ang nawasak sa barangay Bolong sa Buaga City dahil sa malalakas na alon. Nasira rin ang ilang bahay sa Santa Cruz, Davao del Sur matapos mataganan ng puno. Isang senior citizen ang namatay. At yan ang unang balita ng host ng At Home with GMA Regional TV na si Chandy Esteban. Chandy! Nasa mahigit 20 bahay igan ang napinsala ng malalakas na hampas ng hangin at alon dulot ng masamang panahon sa Davao del Sur at Zamboanga City. Mga bahay na nadaganan ng mga nabuwal na puno at mga natuklap na bubong. Ilan lang ang mga ito sa pinsalang dulot na malakas na hampas ng hangin sa ilang barangay sa Santa Cruz, Davao del Sur, bunsod ng low pressure area. Isang naitalang nasawi, ang 67 years old na lalaki sa barangay Sinoron matapos madaganan ng nabuwal na puno. Nasa sa gawa silang balay nga na bali ang matsilis nga kahoy and then igo siya. Wala siya kamantay, tiguang naman po doon dahil Nasa 16 na bahay din sa barangay Zone 1, 2, 4 at Coronon ang napinsala, kabilang ang isang classroom sa barangay Darong. Agad namang binaklas ang isang billboard sa pangambang matumba rin ito. Nasa 13 bahay naman sa baybayin ng Purok 8, barangay Bulong, sa Zamboanga City ang nasira dahil sa malakas na alon. 79 na individual ang apektado. Ano mga yung tabing-tabang ganit sa gobyerno kanya mong sitwasyon, unsa ba ni? Laba may kabalhinan ani, unsa ni? Ayon sa barangay council, matagal na raw nilang pinalilipat ang mga apektadong residente dahil nasa no-build zone ang mga bahay na mga ito. Nabalot na makapal na yelo o andap ang ilang pananim sa barangay Paway at Okbingget. Sa video na ito, nakuha alas 6 ng umaga kahapon, nagyelo na ang naipong tubig sa bubong ng greenhouse. Okay naman siya, nakakapan. Alam na nila yung paano kaya agapan pag may frost. Gayunman, malaki raw ang magiging epekto sa mga magsasaka kung magpapatuloy ang pagtama ng andap sa kanilang pananim. December nung nakarang taon nang magsimula ang andap sa ilang bahagi ng Bingget. Sa monitoring ng PAGASA, posibleng magtatagal pa hanggang Pebrero ang pagbaba ng temperatura. Hindi pa raw nararanasan ang peak ng malamig na panahon. As of 5 a.m. monitoring kahapon, nasa 12.7 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. Nagliyab ang lumalabas na tubig mula sa tasok o shallow tube well na ginagamit na patubig sa taniman ng mga pakwan sa Barangay Bagumbayan sa Bayan ng Tigbawan, Iloilo. Oh, layo. Ayon sa isang residente, tila may pressure na kasama sa lumalabas na tubig. Kaya sinubukan daw nila itong sindihan. Basta may gasolina, nablang ako ma-open siya bang hangin, lalo pareho. Do kita mo na siyang gasol na nagsungaw. Naman nakita ko, tisingan ko sindi, gulpes ng may grabya yun. Bago ito, napansin din nila na tila may bumubula sa gilid ng tasok. Nagsagawa na ng inspeksyon at assessment ang Municipal Environment and Natural Resources Office, katuwang ang BFP Tigbawan. Tinakpan muna ang tasok habang inaalam pa ang dahilan ng pagliyab ng tubig. There's a portion na may gamay nga, let's say, sa Hambalta Cave, no? Na na-decompose na ang mga biodegradable dito sa dalom, then it produce methane gas. Inabisuhan din ng Menro ang mga residente na i-monitor ang lugar kung may kakaibang mapapansin. At yan ang pinakahuling balita mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Abangan mamaya dito sa Mindanao ang At Home with GMA Regional TV pagkatapos ng unang hirit. Igan? Maraming salamat, Chandy Esteban. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.